Hey guys, welcome back dito sa channel. Maybe this one would be my last load dahil almost done na ang mga bags dito, wala na, talagang empty na. So I think today is March 25 and yeah, baka last load ko na. Last load, I wanna go home, I wanna see my family. I miss them so much. And who's this? Hey, John. Hey, you wanna follow me? Why? You're on the yard two of the load. What load is that? Could be a Swalex. Huh? Could be Rose Rod, maybe, I don't know. Okay, let's go. Not bag? Well, there's bags of aluminum too. Okay. I just said to come take, go to yard two. You know where yard two is, eh? Yeah, and John, do you have the coolant there? Antifreeze? No. Antifreeze coolant. There's some in okay. Let's go. Oh guys, hindi pala bags ang aking karga. Let's say na yan. Ano kaya ang karga ko? Oh la la. Ito sila makakuha ng bag. Late kaming dalawa ni Melvin dahil yung aming tea time ang alisan na namin kanina alas 3 ng madaling araw. Ngayon ang alarm ng aking phone ay 2:45 kasi ang nasa aking mindset ang nakalagay na schedule 3 o'clock. Si Jess yung na-interview ko sa video, ang usapan namin 3 o'clock. Si Melvin hindi namin naisama kasi nagkahiwalay na kami, tapos nag-collab ulit kami, nagsama ulit kami ni Melvin. Abutan ko sila. Si JP, yung big guy, si Jayban, at saka si Gani, yung sa ibang grupo, yung nakita niyo na video na hopper ang karga nila. Nasa deck side kasi tapos na yung biyahe nila, lumipat sa deck side kasi may mga biyahe pa. So, tatlo sa Pilipino, tatlo din kami dito, pero yung isa sa West Can, yung tanker. Ang kinuha namin tea time ni Jess, 3 o'clock. Sabi niya 3 o'clock daw siya alis. Sabi ko, nagpa-tea time ako dito 3 o'clock para magsama kami doon sa isang convoy. Si Melvin, dahil yung truck niya the last day na pabiyahe kami papuntang mine, naubusan siya ng kulan. Hindi namin makita yung leak, pero nandun pala sa pinakailalim. Hindi lang namin napansin talaga na sa right side kasi tinitingnan namin dito sa linya at saka dun sa ilalim ng cab. So, hindi namin siya naisama sa tea time kasi pagdating niya, hindi namin alam na sumunod pala siya sa amin kasi iniwan namin siya sa mine. Dinala niya sa YB, pero nakapag-tea time na kami. So, naayos ang truck niya, but meron na kami schedule ng aming alis. So, sumunod siya 3:20. Kami alas 3, kinuha niyang tea time 3:20 para magsama kami ulit siya kasi may iwan siya ng 20 minutes dun sa Lockhart, yung pinapaliparan ko ng drone. Kaming dalawa hindi nagising kasi ang aking alarm 2:45. Habang bumababa na ako sa aking truck, kumukuha ng kape, sabi ko pupunta ako sa loob para kukuha ng kape. Tingnan ko oras 2:45. Sabi ko alas 3 yung aking alis, wala na, late. So buti naman nakakuha kami ng next na oras na mas earlier, 4:40 ng umaga ngayon. In few 1 hour, kasi 3:25 na ngayon.
magsasama kami ni Melvin ulit ngayon. So kasama na siya sa group, pero si GC, yung Westcan, nauna na. Siguro hinihintay niya ako, nag-text, nag-radio sila sa akin sa opisina, nagtawag, pero naka-volume down lahat kasi nga ganun ako pag natutulog para walang istorbo. So hindi kami nagising sa aming last load ng alas 3. Sa sobrang pagod, I hope so, finger crossed, sana ito na yung last load namin, dahil ako gusto ko na rin magpahinga dahil sakit na sa likod, gawa ng kalsada. And pasensya na kung late na yung mga videos, kasi the same lang yung dinadaanan namin, walang pagbabago, and then wala na masyadong snow, wala na masyadong action. So ngayon, finger crossed, sana ito na yung last load namin. Sana, hopefully, ano pa bang pinisabihin natin? Unta sa Bisaya, ito ng last load namin para makapagpahinga na, then makabalik na kami sa si Atchison, si Melvin, and ako sa Winnipeg. Sakit na kaya akong likod. Masakit ng likod. Gusto ko lang magpahinga. Gusto ko magpamasahe dahil 7 weeks na kami dito na straight talaga. Talagang sinasagad habang matigas pa yung ice. Morning, Gina. Melvin, sir. Pardon? What's that? What? You say again? No, good morning. Oh, good morning. Yeah. Okay. Let's start that again. You're early, really early. Yeah, because we are late on 3 o'clock. Yeah. I thought that my time is 4 o'clock, so I alarm at 2:45. I realized that it was 3, so we book again at 4:40. Yeah, so you're going to have almost an hour to wait, because I got another crew before you. Oh, there's another group? Yeah, there's another group in the tea time just before you. What time? We're too early. They are on lane B, right? Lane A. No, the. No, you're in the right lane. You're good for that. But I just let the other group in A go. Oh, okay. Yeah. You're a little bit early, but that's okay. I'd rather have you early than late. Sleeping in. I don't know. It's on 3:20. I'm 3 o'clock, so we alarm at 2:45. Then the 330, maybe he's waiting here. A trip. It's okay. It's okay. It's been a long... Yeah, we're really, really tired. This is my first time I didn't show up on my tea time. And you know what? It happens to the best of them. So yeah. Don't you worry. Yeah. We got plenty. There's plenty of slots to get you in. So... Because I'm getting lazy now. I think this would be our last load. Oh, you think so? Yeah, maybe. I don't know, man. Nathan is your... Maybe you have to say goodbye after... But Nathan is gonna give me another one. Nathan? You want another load? And then I'm gonna be the only one running in the portage. Yeah, you and... By yourself, right? No security, nothing. Yeah, that's okay. You're number one, I know. Oh my God. Ito yung aking load. Mga pipes na maliliit. So wala nang bug, hindi na ako binigyan ng bug. Binigyan ako nitong load na to. Just make it sure na everything is okay. Oh guys, everything is ready guys. Dispatch na kami dito sa YK. Mountie 166, Patrick. 166 to me, sir. Hello, Eddie. Okay. So yung aming tea time, dapat ay 4:40, but nakaalis kami dito around 4:22 na ng madaling araw. Bye bye Yellowknife, see you in a couple of days. Guys, ang temperature ngayon sa Yellowknife, today is March 26,
is negative 10. Ay napakaganda dahil yung aking load ay napakagaan lang. Napakagaan ang aking load and tamang-tama sa ice road ngayon dahil malamang sa ice road dun sa area sa north medyo mababa na rin or mataas na rin yung temperature. So sakto lang talaga ang aking load na magaan dun sa ice. Sila medyo mabigat-bigat pa sila, si Melvin. Ako napakagaan lang. Nakita mo yung aking gauge ng aking truck. Pababa. Wala pang 50. 50 ba? Wala pang 50. 50 pounds. Ah, 50,000 pounds. Ah, tama ba? Wala pang 50 PSI, I mean. So, Yellowknife, babalik ako bukas dito. Sana ito ang aming last load. Dito ang maraming na-stuck sa 11. Kaya kailangan, dahil lalo na ngayon na madulas na, compact na yung ice dyan sa gilid. Kung hindi ka mag-speed up, span out ang abutin mo. So dito walang pagbitawan yung accelerator mo.
Grabe, sobrang dulas na kung kailan patapos na at mainit na ang araw, sobrang dulas na ang portage. Kaya kailangan mo ng speed up, speed up. You know, umikot yung trailer, umikot, bumaybot yung trailer. Dahil nagkumpak na yung snow, yung ice, kasama ng, hindi ko maintindihan kung sobrang dulas na ngayon. Speed up talaga. Huwag ka lang ma-span out dito sa hill na to. Tapos ngayong araw na to, ang daming nangyayari. Merong mga na-span out na oversize ng Arctic West na oversize. Overload, over gaano kalaki yung load niya. And then, itong naririnig nyo kanina, yung babae, binangga naman siya sa portage. Kasi sa sobrang dulas, sa mga curb, nagpapaybot yung trailer, nagpapaybot yung truck, kaya delikado. Ano to, security? Security. Yung mga pagliko sa portage, delikado. Kasi nga, compact ice siya, nag-i-slide yung truck. And then, pag may kasalubong kang isang truck, ayun, nagkakabungguan. Kung kailan, yan nga sabi ko, kung kailan patapos na ang season, nagkakaroon ng mga disgrasya. Kaya ganyan ito, makintab siya, oh. Here, ang laki ng big, there's a big crack na dito sa gitna ng lake. Okay guys, quick stop. Check muna ng load. Napakagaan lang aking karga. So far, so good. Tigil din sila. Kung kailan patapos na yung season, may mga oversized na load na kinuha ng mga sobrang laki na load dun sa mine. Na-span out dito sa mga portage. Ito yung mga portage na tinatawag. Then merong mga nagbanggaan dahil ito, sobrang dulas na to eh. Oh. Kumpak na yan siya guys. Sobrang dulas. Kaya sa mga curb, napakadelikado. So sa kanya, light lang din yung karga niya. Saan yung isang truck? Power stroke. Ah, tinglod niya. What's happened? Yeah, guys, you know, they put that little skid between two hooks, so now I don't have it. You want? That's gonna make a difference? I don't know. Binaban ko naman yun. Parang ano, parang hindi ka nilalamig, Choy. Canadian. Ha? Canadian na ka? Oo. Nakachinelas lang yan. Parang mga kapatid nating mga ano, letter I. Yan ang mga litter ay ng mga kapatid natin eh, nakasinilas lang. Pero sa bagay, komportable naman yan, di ba? Pag nag-drive, huwag ka lang papakita, Choy, pag bababa ka sa ano, Choy. Baka malagay ka sa skill tracker ba? Malaking bagay itong mga ginagawa nilang rest area along the ice road. Kasi pag may problema yung mga truck, pwedeng tumigil dito para mag-fix ng off
Kagaya nito, meron rest area dito ngayon. Si Melvin, kailangan niya ng park region. Mataas yung suit ng kanyang truck. And then ngayon, i-perform niya yung region niya para bumaba. So anyway, shout out sa mga taga Jade. Ah, Jade ba yan? So ganyan ang tunog pag nagre-region ang truck. Tumataas yung RPM. Ako kasi sa aking truck, pag once na nagre-region, pag naka-parking siya, tinataas ko yung RPM ko up to 800 to 900 para masunog or ma-burn talaga niya yung fuel. Makita nyo yung aking suit level ay minimum. Kasi nga, pag nagda-drive ako dito sa ice road, naka-manual yung truck. Ibig sabihin na manual dito ba? Paano ba ito makita? Yan o. So, pag ipipress mo itong, wag lang ha. Pag ipress mo ito ng hosto, ito yung manual, ito yung automatic. Okay, drive, neutral, reverse. Ipress mo siya ng hosto. So, nakalagay doon sa, dito, nakalagay siya manual. So, parang kang merong clutch. Ikaw yung magkakambyo. Down, down. Yan, may nakalagay na plus sign, minus. Down, low gear, up, up, hanggang 12 speed. Para yung suit mo, yung RPM, tataas yung RPM up to 1700. Oh, no, mga 1300. And then, yeah, mga 1300 yung RPM. So, magsusunog talaga siya ng diesel. Magsusunog siya ng husto. Mag-burn siya ng husto. Pero kung naka-automatic ka lang, kung naka-automatic ka lang na drive, hindi siya masyadong nagsusunog. Kaya minsan, yun ang nagiging result na nagre-region siya along the way. Almost done na yung park region niya. Pag ganyan ang andar, almost done na yan. So yun ang kaibahan sa mga bagong truck ngayon at saka dun sa mga classic, yung mga old style, mga lumang truck na mga walang DEF. I think sa Pilipinas meron na rin siyang tinatawag na AdBlue. Kasi itong merong DEF, yan ang result niya. Merong regen, merong derit, madiderit yung truck mo, wala ka ng power kasi may problema na yung DPF tank mo, or yun ang magiging problema eh. So, yung ibang mga driver na within Canada lang ang biyahe, yung iba, kinakat nila yung DEF or kinaklose nila, o may term na tawag doon na hindi na gumagamit ng DEF. Pero pag papasok ka lang Amerika, malalaman at malalaman ng mga DOT, lalo ng mga state patrol na tumitigil sa gilid, pag change gear mo, pag diin mo ng accelerator, bumuga yung itim na usok galing yung sa diesel. Kasi yung DEF, yung dinadagdag namin, yun ang maglalaro doon sa diesel para paglabas niya sa tambutso, sa muffler, or sa anong tawag niyo dyan, puti na yung lumalabas na usok. Kaya yung mga manufacturer, halos mga bagong truck ngayon, kadalasan, karamihan, meron na siyang DEF tank, meron siyang DVF filter. Kaya sakit sa ulo sa mga kukuha ng mga automatic na truck, mga brand new na truck, kasi nandyan na yan, naka-attach na, approved na yan ng DOT or Ministry of Transport ng Canada at Amerika sa Europe na maglagay ng AdBlue or DEF. Yeah, mahilig na siya matulog guys. Gadako lang ko na yan, tiyan doon. Umabot ng 4 hours ang ganyang region. 4 hours yung region ni Melvin. So nakatulog na kami. Ngayon pa lang kami ulit kumarangkada dito sa ice. 5:43. Nandito na kami sa Lockhart. So kukuha lang kami ng pagkain dito. O yan, security nag-aabang. Kukuha lang kami ng pagkain, din sibat na. Dahil for sure, darating kami sa Divic 12 midnight, mamaya. So, dahil late kami ng 4 hours, dapat mga 8. But,
It is what it is. 180177. Yeah, yung ginamit niya na ratchet, pinahiram ko muna sa kanya. Di gawas makugay na, dito ang limang sa gawas. Nagilabay ng plastic sa snow. Bakit ang plastic ito? Sorry, kagalim. Alam nga, magulat ko sa 4 hours ko gana. Nagawa niya, alam magulat pa kung 4 hours, dito ko 5 hours naman to. 5 hours na ito? Guys, yung aking asawa, nag-aalala. Okay ka muna. Kasi ang tagal namin nakadating sa Lockhart. Natitrace kasi nila. Pag meron na kaming signal, magpa-pop out na doon sa aking Life 360. Ayun nga, sabi ko, si Melvin nag-grade siya ng 5 hours. So, hindi siya mapakali. Okay, balik na kami sa truck. And we're ready to roll, guys, again, sa ice. Kuha na kami ng ano, ang dami kong binitbit na baon. Mayroong dinner dito. Yan, oh. Isang bag ng Dalarama, oh. Okay na to. Pang hapunan mamaya. And then, snacks, babalik. Then, babalik ulit kami dito. Pag na-unload to bukas, para kukuha naman ng lunchtime kung anong oras kami darating. So, apat kaming truck dito. Isang Westcan tanker and isang may kargang speedboat. Naghihintay na lang kami ng minutes para kami naman ang susunod na arangkada sa ice. Mainit na, guys. Ang temperature ngayon ay plus 8. Plus 8 ang temperature. Mainit na. Alas 6 na ng hapon, pero ang araw, nasa alas 2 pa yung araw. Alright, kami na. Pwede kang humingi ng Wi-Fi password. Pag dito ka naka-parking sa parking area, hindi ka napapasok sa loob, pwede kang humingi ng Wi-Fi password. Abot ang Wi-Fi. Again, ice road trucking, guys. Tayo ko lang si Melvin magtawag ng 300. Copy, thank you so much.
Guys, 12:30 ng madaling araw ngayon. Pero tubig na talaga yun, Choy. Kanina, Choy. Promise. Yung napakan kong... Ha? Isa or dua. Yung dua. So, hindi na. Iyon na. Magpakahero ka dyan. Ayoko na. Enough. Enough na yung... Enough na yung... Ay. Enough na yung... One way ticket ba? Hindi ah. Tubig yung kanina. Biak yung sa gitna. Hindi mo nagdaanan yan. Tulog ako eh. Drive ka ng tulog? Autopilot. Last trip na to, guys. Last trip. Tago ko muna. Sigurado itong reload nito. Wala, walang reload si YB. Ha? Mga baka kung flatbed ka, may reload ka. Sana nga wala. Kasi kung meron. Wala ko balang. Guys, pag nakakita sila ng mga Pilipino dito. Heidi! Okay. Heidi! I miss you. We miss you so much. Tuwa-tuwa na. Yeah. How's everything going? Everything is good, but the lake is... There's water now. Oh, I bet, hey, because it's got warm. Yeah, it's warm. Oh la la. Yeah, probably Marco's gonna do two more. Yeah. No way. No more. Okay. No more. You're done? Yeah. Last one? Oh, dude. Oh, God. There's no rules in here. No, you can pull out me. You know, like, bring them up. I know, but there's no... We don't know that it's your birthday. There's already water in the lake. I don't wanna gamble. But you know what? Give me your address. I'm gonna send something. Oh, there. Yeah. Are you sure? Is there water show up on your door? Yeah. Yes, over here. I don't know. Like before the storm. There's a crack there in the middle. You can't go in the right side because it's really wet. It flooded almost. Yeah, flooded. Yeah. Okay. Yeah, that's okay. Guys, tapos na kami dito sa Divic. Thank you, Divic. Thank you so much. Binigyan sana ako ng backhaul but napaka-tight nung atrasan. Papunta dun sa kargahan. Single lane lang siya, wala akong area na pwede akong mag-pull up. Super biyaking dala. And it's so dark and I'm so tired. Ilang oras na kaming gising. So sabi ko, hindi ko kaya yung atrasan yan dahil napakakipot. Tapos may crane, snowbank. One lane lang, tapos i-atras mo yung super biyaking dun. Tapos patig ka na. Paano ka makapag-perform ng atras na yun at saka blind spot. Mahirap. Hindi ko na isunugal. So wala akong backhaul. Instead na may backhaul ako, akala ko madali lang ang pagkarga but takes time, i-crane nila. Ang kailangan dun, flat deck, straight trailer para isang atrasan lang. But anyway, tapos na kami dito. Thank you so much. Divic, I hope this would be the last one. I hope. Finger crossed. And magdadrive kami ni Melvin all the way dun sa 49. Doon kami matutulog. I'll see you guys there. Dito kami sa parking. Maliwanag ng sikat ng buwan. Pagod na kami. Gusto na kami matulog. Have a good night. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.